Hello, 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 hello guys. Magandang hapon o gabi sa inyong lahat. Guys, andito ako ngayon sa loob ng kusina at ako ay maglilinis ng aking prejider. Aayusin ko ang mga laman ng freezer. Ayan. At ang loob ng frigidaire. So, guys, ayan. So, ang dami ko ngayong aayusin, guys, dahil weekend ngayon, kailangan maging malinis ang loob ng kusina at ang frigidaire dahil nandyan lahat sa loob ang mga frozen at mga pagkain na naka-stock. So, at itong mga gulay, guys, ayan, yung mga gulay, ibabalik ko yan sa lalagyan bawat isa. At itong mga prutas, guys, naluluma na lang, guys. So, ipag-isipan ko pa kung anong gagawin ng mga prutas na ito. Ayan. So, ayan. Ayan. So, ang dami mga pagkain, guys, na kailangan hindi masayang ito. So, pag-isipan ko kung anong gagawin ito. Gagawin juice o ayan. Ito pa. Ayan, ito pa, guys. So, maraming mga pagkain dito sa loob ng kusina na hindi na, ang iba hindi nagagalaw. So, kailangan ayusin ko. So, ito pa, mga, ito pa, yung mga pineapple at cherry tomatoes. So, ayan. Ayusin ko yan ngayon, guys, para ihiwalay ang mga luma at ang sariwa. Yes, guys. So, ayan. So, tingnan nyo. So, ayusin ko lahat yan ngayon. Ayan, guys. Ayan. Itong mga gulay na ito, ibabalik ko to dito sa, ayan, ito yung green chili, ayan, mga celery, mint, ayan, ayusin natin, ito, ayan, o ayan, satar leaves. So, marami mga ano guys, sa loob ng ano, ng frigidaire, ayan, mga frozen. Pusin. Ayan. Tapos, itong mga saging dito, naluluma na lang. So, gagawin ko itong banana cake. Ayan. So, ang mga luma na mga prutas, guys, ay ibibigay ko yan sa mga ligaw na ibon sa rooftop. Kasi marami doon. Yes. So, mamaya, titingnan ko kung kinain na ng mga ibon ang aking ilagay na lumang mga tinapay. Kahapon, guys, nilagyan ko ng mga lumang tinapay at tubig. So, titingnan ko mamaya kung kinain na nila. Kasi hindi pa ako nakapunta sa rooftop ngayon. So, ngayon, guys, ay ayusin na natin ang mga gulay muna. Yes, guys. Sa gulay muna tayo mag-ayos. Kasi itong prutas, guys, na nilagay ko na sa mga ano, sa lalagyan, ito na nga, sumaayos na. At ang mga luma, ito mga luma ito, guys, ito yung mga luma at ibigay natin sa ibon sa taas. So, ayan. Ayusin natin ang laman ng frigidaire. Ayan. Ayan, guys. So, wala akong ano, guys. So, ayan. Tanggalin natin ang mga luma. Ayan. So, ito, guys, mga lumang tinapay. Ayan. Ayan. So, ayan. Tatanggalin natin ang mga lumang
Ayan, mga prosin. Mga prosin. So, ilagay na natin dyan. So, ayan yung mga prosin, guys. So, ayusin ko yan. Isa-isa. Ayan. So, may mga ano pa, guys. May mga cake. Ayan. Yes. So, ayan. May mga cake pa dito. So, ayan. Naayos ko na yan. Naayos ko na yan. Ito lang ang gulay, guys. Ilalagay natin siya dito. Dito na, guys. Yung mga gulay. Ilalagay natin dito. Ayan. Isa-isa natin ayusin dyan. Ayan. Ayan. So, ganyan lang dito, guys. Pag weekend, ayusin ang mga gulay. Ayusin. Tingnan kung may luma o. Ayan. Ayan, ito, baby. Baby spinach. Yes. So, lagay natin dyan. Dyan lang ang lugar nila para madali makita. Ayan, cucumber yan. Ito. Ito yung lettuce. Ginagawang salad, Caesar salad. So, isarado na natin, guys. Para, ayan. So, ayan, isasarado na natin. So, okay na siya. Okay na, guys. Ayan, okay na. Ito na lang ang frozen area, guys, ang ayusin ko. So, ayan, isasara na natin ang baba. Ang refrigerator. So, ayan ang frozen area ngayon ang ayusin ko. So, yan guys, ang mga luma ay ibibigay natin sa mga ibon. So, yan, ganyan guys. Ganyan lang dito guys. Para hindi masira ang mga pagkain, kailangan check natin, lalo na yung mga expiration date. Yeah. So, ito. Ayan guys, mga dilata. Yan. Itong mga ito, kailangan check niyan kung anong mga expiration date. Yes. So, yan. Titingnan mo kung anong mga pitsa yan matatapos para malaman mo kung pwede bang kainin o hindi yung mga dilata. So, ayan guys, marami pa dito. Ayan. Ayan. So, titingnan natin yan guys, isa-isa. Kung okay pa ang date na pwede pa bang makain o hindi. So, expiration date, guys. Yan ang importante, guys, pag sa mga dilata na pagkain. At ito naman mga gulay. Tingnan natin isa-isa kung hindi pa luma o luma na para hindi na siya o ibigay o itapon. Yes. So, lalo na mga prutas. So, ngayon, hindi na masasayang mga prutas dahil meron ng ibon na bibigyan ko pag may mga lumang prutas at mga pagkain tulad ng kanin. Yan. Yes, guys. Ganito lang trabaho dito, guys, sa mga OFW. Yes. So, masanay na tayo dahil yan ang buhay dito sa abroad ng mga OFW. Yes. Kailangan matuto ka magtrabaho sa loob ng bahay. Yeah. Kasi nasa ibang bansa na tayo. Wala na tayo sa ating bansa. Yes, guys. So, yan ang aking trabaho dito sa loob at labas ng kusina. Sa labas naman, ang aking trabaho ay mamamalingki o mamimili ng mga pagkain na gagamitin sa isang buong linggo. Yes. So, ipapakita ko sa inyo kung anong gagawin ko sa labas pag ako ay namamalingki at mamimili ng mga pagkain na gagamitin ko dito sa loob ng kusina sa isang buong linggo. Yes. So, thank you for watching, guys, and please subscribe my YouTube channel, Miriam Mariana ng Kuwait. So, subscribe, subscribe, subscribe.